Hi! Welcome to Clavem Stitches. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano mag-ganchilyo. Basic stitches po yung ituturo ko sa inyo, yung slip knot at ang chain stitch. Gagamit po ako ng t-shirt yarn. Mas malaki po siya para mas madaling makita yung gagawin natin. At ang hook, size 6.5 mm. Ayan po siya. Ang paghawak po ng yarn ay ganito. Ganito po yung ginagawa ko. Iikot sa yung liliit papunta dito sa yung tuturo. Hahawakan ng middle finger at ng thumb finger. Ganyan po. Meron din pong iba na naghahawak ng ganito. Ganito lang. Meron din pong ganito lang din. Sa hook naman po, may dalawang klase po tayo kung paano humawak ng hook. Ang una po ay ang pencil method. Para lang po kayong may hawak na pencil. Ilagay nyo po yung hintuturo nyo at yung thumb dito sa may flat surface or thumb rest ng hook. Yan siya. Meron din pong knife method. Ganyan po siya. Para lang po kayo may hawak na kutsilyo. Ganun din po yung hintuturo nyo at yung thumb ay dito ilalagay at yung the rest na daliri natin ay dito po siya sa ilalim ng hook para alalay siya sa hook. Ganyan. Simulan na po natin ang paggawa ng slip knot. Yung slip knot po ay pinaka first step para makagawa ng chain stitch. Importante po itong gawin kasi hindi po tayo makagawa ng chain stitch. Tsaka para hindi na rin po makalas yung gagawin nating pagko-crochet. Ganito po ang paggawa ng loop, ng slip knot. Ganito po yung yarn. Kumuha po ng loop na ganito, ng yarn. Insert po natin siya palikod. Hihilahin po natin at i-adjust ang size. Meron din pong ganito sa dalawang daliri para po siyang pa-cross. Ito po yung dulo ng yarn. Kuha po tayo ng loop, insert po natin sa gitna at hihilahin natin. I-adjust. Nakagawa na po tayo ng slip knot. Pwede din pong ganito. Ito pong tatlong daliri naman. Paikot sa hintuturo ng dalawang beses. At ito pong yarn. Ito pong dulo. Hawakan ng hinlalaki. Ilipat po yung nasa kaliwang loop. Punta sa kanan. Kaliwa po ulit. Pababa. Yan. Yan siya. Dapat po yung slip knot natin ay natatanggal or nahihila or na-adjust. Kasi kung hindi po siya na-adjust, ibig sabihin po mali yung nagawa nating slip knot. Yung ganito lang siya. Hindi siya na-adjust. Ang susunod naman po natin gagawin ay ang paggawa ng chain stitch. Chain stitch po ay nagsisilbing foundation stitch. Gawa po ulit tayo ng slip knot. Ganyan po. Insert po natin yung hook. Dapat po ay masyadong hindi masyadong sikip
hindi masyadong maluwag ang loop na nasa hook. Diyan po natin ipapasok yung yarn na nandito. Ito po ay tension natin. Gawa na po tayo ng chain stitch. Pababa ang hook. Itaas. Paikot sa yarn. At hihilahin po natin siya. Papasok sa loop na nasa hook. Ito na po siya. Nakagawa na tayo ng isang chain. Kung mapapansin po ninyo, binababa ko yung daliri ko kapag ipinapasok ko yung yarn na nandito. Para hindi po siya masyadong mahigpit. Kailangan po nakakapasok yung yarn, hindi po natin siya pipigilan. Ganun. Pataas. Paikot. Taas ulit. Iikot yung hook. Papasok sa loop na nasa hook. Pag mataas na po, or marami na kayong nagagawang chain, mga 3 to 4 chain, ay imumove po natin yung middle finger at yung thumb natin. Para po mas control natin yung tension. Practice lang po kayo. Kayo na pong bahala kung gaano kadami chain yung gagawin ninyo. Masasanay din po tayo niyan. Kailangan din po relax lang yung kamay natin. Kasi nung una po akong nag-try mag-ganchilyo, naninigas yung kamay ko. Ayun po, yung tension ko hindi pantay-pantay. Maliliit yung size na nagawa kong chain. Ayan po yung chain natin. Ganito po ang tsura niya. Para po siyang V-shape. Ito po siya. Yung likod naman po ay ganito. Para po siyang may bumps. Yan. Marunong na po tayong gumawa ng chain. Sa susunod ko pong video ay ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng single crochet stitch. Mag-practice lang po kayo ng mag-practice hanggang sa masanay kayo at yung tension po okay lang na mahigpit sa simula or maluwag. Yan. Masasanay din tayo niyan. Sana po ay nagustuhan ninyo ang video na to. At maraming salamat po sa panonood. Bye!